guys! Welcome back sa aking channel. Kamusta po kayong lahat? Ako nga po pala si Kimmy Jen. So, para po sa mga bago sa aking YouTube channel, yung mga bagong manonood, welcome po kayo sa aking channel. Welcome po kayong manood ng aking mga video pang paswerte. So, ayun nga po guys. Hiling ko lang na sana is mag-subscribe na rin po kayo kung nanonood rin naman po kayo ng aking video. Wala na. Lang po yung bell button para po mas ma-update po kayo sa mga video na aking gagawin. So ayun nga po guys, malapit na po ang ating Chinese New Year. So syempre bago pumasok ang ating Chinese New Year, gusto naman natin na pasukin din tayo ng maraming swerte at tanggalin ang lahat ng malas sa ating pamumuhay, sa ating bahay, sa ating kapaligiran, di ba po? Syempre gusto natin lahat puro magaganda at swerte yung ating namang dadanasin ngayong 2020. So ayun nga po guys, kung interesado kayo sa video na to, please keep on watching. At sa mga hindi naman po interesado pero nagbukas ng aking channel ang aking video, manood na rin kayo guys, saglit lang naman to eh. Pero kung hindi nyo talaga gusto yung video na aking gagawin, so okay lang po, mag-skip na lang po kayo. So para lang po ito sa mga tao na positibo sa buhay at may gustong umasenso at gustong gumanda ang kanilang takbo ng buhay. So para po sa inyo, so ang lagi lang nating kailangan una nating tatandaan kapag gumagawa po tayo ng mga ganito, so kailangan po lagi ang isipin natin is 100% naniniwala po tayo dito, naniniwala po tayo na matutupad o mangyayari kung ano man po yung ating kahilingan. So and then pangalawa po, kailangan wala po tayong galit sa puso, puro lang po good vibes ang ating naiisip. Kailangan lang po, puro positibo lang po yung ating naiisip. So ayun nga guys, para po mas mabilis na matupad yung ating mga ginagawa. Tapos po guys, syempre kailangan pag ginagawa nyo to, lagi po kayo nakaharap sa kanan. Tapos mas maganda po itong gawin kung mga 6:30 AM hanggang alas 8 ng umaga. Tapos po tuwing Martes at Biyernes lang po. So ayun nga po guys, lagi lang natin tatandaan na puro positibo lang at kailangan lagi natin iisip na matutupad lang ating kahilingan, basta sasabayan din po natin ng sipag at tiyaga at ng pagdadasal. So ayun nga guys, so anong una natin kailangan? Kailangan po natin ng plato. So ito guys, meron po ako ditong plato. So ito ang ating unang kailangan, and then kailangan lang po natin ng asin. So ito guys, no, asin. Binili ko lang to sa palengke kanina. So asin, and then kailangan po natin ng barya at ng dahon ng laurel. So ito guys, ito lagi to, hindi na po ito nawawala sa akin. So ayan guys, so napakadami ng barya. So talagang iniipon ko po ito, tapos ipapamigay ko po ito sa January 2021 na po, kasi ganun po yung sabi nila, para swertehin kayo, mga iniipon mo ipamigay mo sa susunod na taon. So ayan nga guys, so ipapamigay ko po ito para swertehin po ako at swertehin na rin po yung mga pagbibigyan ko. So dahil nga dyan guys, meron na nga po ito, bali na bukod na po ako ng aking gagamitin. So paano po ba ang ating gagawin? So dito po sa ating plato, ayan po guys, kung nakikita nyo yung ating plato, lalagyan lang po natin yan na asin. So ayan guys, meron na siyang asin, di ba? Pagkatapos niyan, lalagay mo lang itong ating dahon ng laurel at yung ating coin. So ayan guys, di ba ganyan. Tapos ganito lang ang gagawin mo sa kanya. Gaganyan mo lang siya, guys. Tapos hihiling ka sa kanya. Hilingin mo na sana, bigyan ako ng maraming biyaya. Bigyan ako ng basta lahat ng kahilingan niyo, guys. Ayan, diba? Tapos, tanggalin ang mala sa aking mga palad at itapon sa malayong lugar at puro kasaganahan lang at biyaya lang ang darating sa akin ngayon sa taon ng 2020. So, ganyan lang guys ang gagawin nyo.
humiling na kayo guys ng lahat ng gusto niyong hilingin, kahit sobra-sobra, wala namang masama ron. Basta ang kailangan lang habang ginagawa niyo to, talagang taos sa puso yung ginagawa niyo at naniniwala kayo na mangyayari ito, di ba guys? So syempre, di ba, ang lagi naman nating hiling na bigyan tayo ng magandang kalusugan, bigyan tayo ng syempre yung talagang kailangan natin, syempre kailangan natin ng gusto natin magkaroon tayo ng sariling negosyo para hindi na tayo namamasukan, at syempre gusto natin magkaroon tayo ng sariling bahay, ng magandang bahay, ng magandang kotse. So lahat na yan guys, ihiling nyo lang dito. Basta kailangan sasamahan nyo ng sipag at tiyaga. So ayan nga guys, tapos diba parang linisin nyo ang aking kamay, hugasan nyo para mawala na ang malas sa aking buhay, at puro swerte na lang ang darating at mga positibong pangyayari sa aking buhay. So ayan guys, ganyan lang yung gagawin nyo, diba? Hilingin nyo na rin dito, diba? Kunyari kayo nagtatrabaho, meron kayong mga kasamahan. Siyempre sa mga trabaho, hindi naman mawawala yung mga inggitero natin kasamahan, diba? So siyempre hilingin natin na sana tigilan na tayo sa ng mga ano bang tawag doon, yung mga sa ating mga kapitbahay, diba? So siyempre, diba, kumbaga tigilan na yung mga negative, kailangan puro positive na lang, kailangan magmahala na lang para lahat tayo sabay-sabay na bago ang takbo ng ating pamumuhay, diba? So yun nga guys, and then pagkatapos, saan nyo ba ito ilalagay guys? Ilagay nyo lang to sa inyong center table. So nakalagay lang siya doon. Tapos kung sakasakali na kunyari yung asin ay tumigas, is okay lang naman. Pero kung malusaw guys, kailangan hugasan nyo agad. Kailangan hugasan nyo agad yung plato. Tapos buksan nyo lang gripo, hayaan nyo lang umagos lahat ng mga malas, mawala, ganun. Tapos yung barya, pwede nyo kunin nyo uli yung gamitin nyo ulit sa paggawa nyo din ito. Basta kailangan patuyuin nyo siya, sa pagpapatuyo, huwag nyo siyang pupunasan, kailangan patuyuin nyo lang sa sinag ng araw. Tapos yung dahon ng laurel, pwede rin naman itapon nyo na. So, kuha na lang kayo ng panibagong dahon ng laurel. Basta ang kailangan mahalaga lang, yung asin, kailangan pagka natunaw, kasi malas kasi yun eh. Marami nagsasabi na pagka yung asin ay is natunaw, so malas talaga yung hatid nun sa ating buhay. So, diba, syempre, diba, pagka nga, sa lamesa kailangan niya, ang unang-unang di nawawala sa atin, asin. So ayun nga guys, basta kailangan pagka ito is yung asin ay nalusaw, palitan agad, hugasan nyo agad, huwag nyo nang kailangan yung gripo tuloy-tuloy lang para umagos, papaloyo yung lahat ng malas. Tapos ayun, gawa na lang uli kayo ng bagong ganito guys. So kailangan pag gagawa kayo nito, kailangan mas mabisang araw daw is Martes o kaya Biyernes, katulad nga ng pagsusunog ng dahon ng laurel, kailangan Martes din o kaya Biyernes, kasi yun nga ron mga mabisang araw para matupad lahat ng ating kahilingan. So ayun nga lang po guys, sana nakatulong sa inyo ang video na ito, at sana i-share nyo rin po sa iba. Kung napanood nyo po ang video na ito, hiling ko na mag-like kayo, ang i-like nyo yung video na ito, tapos i-share nyo sa iba, at mag-subscribe na rin kayo guys para mas marami pa po tayong video na mapapanood. Marami pa po akong video na gagawin para sa inyo, para po lahat po tayo ay swertehin sa buhay. So maraming maraming salamat guys, hanggang sa susunod na aking video na gagawin. So salamat guys, bye.